Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang kanyang tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon dakilang talaga, saan mang labanan tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbara, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak
o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa araw na ito, 2 ng Pebrero. At ito po ang dakilang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. O sa Ingles, the Feast of the Presentation of the Lord. Sa iba pong bansa, lalo na po sa Europa, ito po ay mahalagang kapistahan para sa kanila. Sa katunayan, ito yung parang ginagawa nilang katapusan, yung tunay na katapusan ng kapanahunan ng Kapaskuhan. Yung huling kwento tungkol sa kabataan ni Jesus. At ito po ay mahalaga din po para sa atin sapagkat traditionally, ito po ang araw kung kailan nagpapabasbas po tayo ng kandila. No, sa mga ibang mga parokya, lalo na yung mga may kapistahan ngayon sa Silang Cavite, nagpapabasbas po ng mga kandila. At bukas naman, February 3, kapistahan ni San Blaise, ay yung pagbabasbas ng lalamunan kung natatandaan niyo po. Kaya nga po itong mga araw na ito, talagang noong panahon, noong lumang normal, ay nagpupunta ang mga tao sa simbahan. Sana po yung maka-attend pa rin po kayo ng mga online masses kung hindi man po kayo makapagsimba sa simbahan. At maganda rin pong kagawian yun, yung nagpapabasbas ng kandila. Tatandaan ko, may nagbigay sa akin dati ng kandila. Sabi niya, Father, kapag kayo may mga special intention, halimbawa merong may sakit sa pamilya o may matindi kayong pangangailangan, gamitin niyo po itong kandila, yung binasbasan na kandila, para sa inyong pananalangin. Naalam din po para maunawaan din po natin yung ating mga kagawian sa simbahan kung saan nagsisindi po tayo ng kandila, ano, yung mga vigil candle. Oo, kahit 2-2 piso o 5-5 piso, pero yun po ay sumasagisag sa ating panalangin, taimtim na pangangailangan at pagtawag sa Panginoon. So maganda po. Pero ang tunay na kahalagahan o symbolism ng kandila ay dahil sa ebanghelyong ating narinig ngayon, ay pinapalabas po doon na si Jesus ang dakilang liwanag. Sa bilang liwanag ng daigdig. At ito po ay nabanggit o nabigkas ni San Simeon. Na si San Simeon sa ating ebanghelyo ngayon ay isang matandang babae, ay matandang lalaki na madalas sa templo na ang tanging hinihintay niya ay makita ang kaligtasang dala ng Diyos. At ito pong kaligtasan na to ay sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sa pagbubunsod o inspirasyon ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, ay kanyang nakita nung dumating si Jesus na daladala ng kanyang mga magulang si Maria at Jose. Kaya nga siya ay napabulalas ng isang napakagandang panalangin sa Panginoon, The Song of Simeon. No, at itong awit ni Simeon ay sa ating pong pang-araw-araw na panalangin, yung Christian prayer. Ano po? Ito po ay binibigkas sa night prayer. Bago po matulog, yung kahuli-huling panalangin, bago matulog. At nais ko lamang po ulitin dito yung sinabi ni San Simeon sapagkat sabi niya, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas. So maliwanag po na ang hinihintay at inaasam lamang ni San Simeon ay makita ang kaligtasan sa katauhan ni Jesus. Kaya nga't nung makita niya, then sabi niya, pwede mo na akong kuhanin, Panginoon.
Silano kaya sa atin na makakapagsabi ng ganoon na, Lord, nagawa ko na po ang misyon para sa inyo anytime. Pwede niyo na po akong tawagin, no? Medyo nakakatakot sabihin, pero nakakahanga rin ang mga taong may ganung kahandaan. At ito ay isang pagbibigay pugay din po sa mga magulang natin, ang ating pong mga nakakatanda, yung mga senior citizen po na mga nanonood dito, ano po, na yung pagpupugay sa kanila at pagbibigay galang natin na dapat nga naman po natin silang itrato ng mabuti, mahalin, alagaan, no, at ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Kung sa kailan sila ay mahina na, advanced na in age, ay maipakita natin ang kanilang appreciation dahil marami din po silang nagawa para sa atin. Kaya, at meron pa pong isang matanda, ano, sa Ebanghelyo ngayon, kung babasahin po sa inyo sa simbahan yung longer version, at ito naman yung Prophetess Anna. Si Anna, isang matanda rin po, no, isang balo, na palaging na lagi siyang nasa templo, at siya po ay nakita niya rin yung prophecy sa sanggol na si Jesus. Kaya nga po, panalangin siya ng panalangin kahit yun lamang ang kanyang ginagawa. Sa kanyang paghihintay, no, matagal man ang paghihintay, ay dumating din ang katuparan sa kanilang mga kanilang pag-asa at kanilang inaasam sa buhay. Mga kapatid, ang araw pong ito ay tinatawag din po na araw o kapistahan para sa mga consecrated people, no, the day for consecrated people. Kahit binabati po natin ang ating mga kaibigan, ang ating pong mga pari at kamadrihan at yung mga brothers na nag-alay ng kanilang sarili, consecrated dahil sila po ay nanumpa sa kanilang vows, no, consecrated vows, nanumpa na ang kanilang buhay ay inialay na nila sa pagsisilbi sa Diyos, sa simbahan, at para sa misyon. Kaya mga kaibigan po kayo na mga priest, sisters, and brothers na members ng mga kongregasyon at ng mga religious orders, batiin niyo po sila ng happy consecrated day. At huwag po natin kalilimutang ipagdasal sila palagi. Mga kapatid, ito po ang ating mga ilang pagninilay sa kapistahang ito ng Presentation of Jesus in the Temple. Sana po, lahat po ng ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, ang bunga ng ating buhay, ang bunga ng ating paggawa, ay ialay din po natin sa Diyos. At higit sa lahat, ay huwag po tayong mawawala ng pag-asa sapagkat kagaya ng mensahe ng kapistahang ito, si Jesus ang liwanag ng mundo. Amen.